nga po, yung ating gagawin. Parang malinaw siya na aquarium. Anyway, sa simula po, talagang ganyan yan, oh. Gagalaw-galaw yan. Pero, so eto na yung ating finished product. Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, creative ideas na naman tayo, no? Naisip ko lang, kasi kung napanood nyo po yung mga previous videos natin about dun sa mga house plants natin na talagang pinauugat natin dun sa water tas inaalagaan natin, nag-iisip ako kung pwede tayong gumawa ng creative ideas yung pang center table, hindi yung isang variety lang, pero pagsamasamahin natin yung mga pinaugat natin na house plants sa isang container o isang pot. Meron ako dito na yan. Kung makikita nyo, meron po tayo dito na parang aquarium, ano. Kung meron kayong mga aquarium na halimbawa hindi ginagamit o nakatambak lang, pwede rin po yung garapon, ano. Oo, yan mga malilinaw na bote. Yan, pwede po nyong gamitin yan. So, yan yung gagawin natin ngayong araw na to. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back! At ngayon nga pong araw na ito, creative ideas na naman tayo. Gagawa na naman tayo ng mga bagong pang-design gamit ang mga halaman, ano. At ito nga po, yung ating gagawin. Parang malinaw siya na aquarium. Yan, actually hindi ito babasagin eh. May nabibili nito sa mga supplies, school supplies. Oo, dyan ko nabili yan sa mga tindahan ng mga isda. Meron din pong ganito. This is not glass, pero parang plastic siya na malinaw eh. Anyways, pwede naman kayong gumawa nito kung halimbawa sa mga empty bottles ng mga soft drinks. Yan, pwede nyo rin pong gamitin yan. And ngayon nga po, naisip ko lang kasi itong ating mga ginawa before, yan o, nakita nyo. Ang dami nila, apakaganda na o, ng mga ugats nila. And ayan, kalat-kalat sila dyan, may shadong madami. So, gusto ko silang pagsama-samahin sa iisang lalagyan at gumawa ng kakaibang design, ano. Pero, yan, nasa isip ko pa lang yung mga ideas na yan and gusto kong gawin at isakatuparan at gusto kong mapanood nyo ito. Kaya, simulan na natin habang iniipong ko itong mga, yan, oh, kita nyo, napakagaganda na nung ating mga patubo. Look, tingnan nyo po yung ugat. Diba? Oh, so yan. Oh, ayan, simulan na natin. Kaya samahan niyo ako. So ayan, mag-start na tayo. And eto yung ating yan, parang aquarium siya, no. And gagawin natin is yan, gagamit tayo nitong net. Kasi kapag nilagay lang natin dito direkta yung mga plants, ang problema hindi natin ma-arrange ng mabuti. Dahil it's either na for example, eto, yan, lulubog siya. Kasi wala siyang yan, kakapitan or something na magpipigil sa kanya. So, naisip ko, lalagyan natin itong net. Yan. And tapos, lalagyan natin ng goma. So, pwede kayong gumamit ng kahit anong screen. Pwede rin dyan. Yan. Tapos ayan, yung saktong-sakto lang. Yan. And ito pwede nyong itupi na lang kung gusto nyo. Or pwede rin naman gupitin nyo. So ito na. Nagawa na natin. Natanggal na natin yung mga excess. And ngayon naman, ito yung gagawin natin. Dito natin siya isusuot yung ating mga halaman. Ayan po yung ugat nung previous vlog natin. Kita nyo po yung mga plants natin ang hahaba na at nakapag-develop na siya ng roots. So, i-design natin siya dito. So, ayan, sisimulan na natin yung pag-arrange nung ating plants. Tinanggal ko muna po itong Song of India at tinali natin yan.
Kasi itong Song of India o Dracaena, yan, eh medyo malaki yung nasasakop niya. Para maganda lang siyang ipang design, ayan, medyo tinari natin muna siya. Tapos ayan, lalagyan na natin siya dito. Isushoot natin siya dun sa gas. Ayan. Anyway, sa simula po, talagang ganyan yan, oh. Gagalaw-galaw yan. Pero, kapag halimbawang napuno nyo na po yan ng halaman, tsaka nyo po i-arrange. Pero dapat, ilagay nyo muna sila dun sa pwesto na sa tingin nyo maganda sila. At para kung halimbawang iaayos nyo na siya, nakaset up niya siya dun sa kanya-kanyang pwesto. So, lagay muna natin yung mga halaman and pipiliin ko na. And kung halimbawa po, yung inyong mga butas ay medyo maliit, pwede nyo po yung ikat para makapasok yung ugat. Kasi katulad po nitong ating spider plant, ayan, napakalaki po nung ugat niya. And para pumasok siya. So, ganyan, ganyan. So, lagay muna natin lahat ng halaman. So ayan, medyo na-design na natin siya, pero parang kulang pa ng mga plants. So mangunguha pa ako dito sa ating garden para yun yung ilalagay natin doon sa mga gilid-gilid. Yung mga ganitong plants din, pero medyo ibang varieties lang din. Tapos pipili tayo ng mga magagandang kulay para bumalansi dito sa ating arrangement. So eto na yung ating finished product. Ayan. And, yan. Nilagyan ko siya ng singgonium pa. Ito kasi natutuwa ako dito sa medyo pink-pink na yan. Tapos yung white na singgonium kanina meron na yan. Tapos itong Wenlandi. Yan, ang ganda rin ng kulay. Tapos naglagay rin ako ng mga potos kasi ang bibilis dumami nitong potos sa tubig. Kaya ayan. So yan yung ating arrangement. Tapos in-spray-sprayan ko lang. Sa likod niyan po, meron siyang yan, evergreen, Chinese evergreen. And ano pa ba yung nilagay natin dito? So yun lang naman, yung mga napitas natin dito sa ating garden. And ayan, mabilis kasi silang mag-ugat sa tubig. Kaya yan, so check natin yung ating mga ugat. Ayan o, kita nyo po no. So dadami na sila dyan, yung mga ugat nila. And dyan na yan lalaki. So ito po yung ganitong arrangement. Pwede nyo pong palitan ng tubig yan every week. So once a week magpapalit kayo ng tubig. Kasi ang worries natin kasi baka pangitlugan ng lamok, no? At at the same time nakakabuo po ng mga lumot-lumot eh. Yan lang yung hindi maganda pag halimbawang sa water. Medyo talagang matrabaho dahil palit ka ng palit ng tubig every week, no? Pero for safety purposes, kailangan po natin yung gawin para na rin po sa ikagaganda ng halaman natin at the same time para safe tayo, no? So yan po, tapos spray lang kayo ng ganyan, oh. Ako, gustong gusto ko silang sprayan ng ganyan kasi ang ganda. Yung kanilang mga dahon mas lalong nagiging buhay na buhay. So, yan yung ating arrangement. Yung mga propagations natin through water. Ayan, pinagsama-sama natin. And, eto, pwede nyo siyang ilagay sa mga center table. Yan, ang bahay nyo. Gusto nyo sa mga dining tables din. Maganda rin siya. So, ang kagandahan lang dito kasi, yung kanyang mga kulay, napakagaganda ng mga halaman. At kapag halimbawa nagsama-sama yan, eh sobrang gandang arrangement yung maibibigay sa inyo, yung maganda sa mata and magandang ipang display. So this is panibagong creative ideas na naman po ng pagdi-display, at ang gamit natin syempre tubig ang medium natin. Kaya po pwede nyong i-try yan, ha, yung mga sumabay sa akin sa pagpo-propagate ng mga plants, ng house plants na madaling pag-ugatin sa tubig. Eh, pwede nyo pong pagsama-samahin at gawin ganyan. Kung ayaw nyo ng kalat-kalat na madaming baso or pots na mayroong tubig, yan po, para isahan na lang sila, no? Pwede nyo gawin ganyang arrangement. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video and pwede nyo pong itry yung ganitong arrangement, ano? At ayan, panibagong ideas na naman yan.
And syempre, lagi kayong tumutok dito para sa mga ganitong ideas ma-share ko sa inyo, no? Mag-subscribe po dun sa mga hindi pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, ha? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating Facebook pages, sa ating Instagram, TikTok. Sundan nyo po ako dyan. Search nyo lang po Hermie Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na po yan. Salamat ng marami po sa lahat ng nagla-like, nag-share at nagko-comments sa ating mga video. Yan, salamat po ng marami sa inyong suporta. At yan po, mga ka-MDP, lagi pong tumutok at wag absent. This is Hermie Sunaho. Nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye!